Magandang araw, ako po si Aristena. At ako naman si Benji Senyar. At ito po ang Arben Wisdom. Ngayong araw, ang ating pong hashtag ay hashtag rejection. Yun. Kumusta po mga ka-Arben Wisdom? Na-reject ka na ba? Mm-hmm. Kagandang tanong. Tay, na-reject na po ba kayo? Siyempre naman. Parang nahirapan sa mga. Parang madami ah. Napakatindi ng experience natin about rejection. Talaga namang, no, okay, naliligaw pa lang, lagi na-reject. Ako na-reject na rin po. Alam ko, marami makaka-ano rito, makaka-relate. Oh, kumusta po dyan yung mga pumag-ibig na na-reject? Mm-hmm. Ilang bote po ang naubos? Kayo po ba? Dinaan yun ba sa bote para makalimot? Parang gano'n na nga. Ako, hindi naman. Dinaan ko na lang sa mukmok. Hanggang sa nakamove on din tayo. Naranasan ko din umiyak. Ayun. Dahil po sa rejection, matindi po talaga ang nabibigay ng dulot ng rejection. Kayo po ba, ano pong pinakamatindi niyong ginawa nung kayo ay na-reject? Mm-hmm. Kayo po ba'y nagalit? May naramdaman po ba kayong galit, Tay? Ebe, para akong sinaklubo ng langit at lupa nung time na yun. Yung sa kasabihang saklob ng langit at lupa, ay talagang matindi yung yun. Yung talagang pinagdadaanan natin. Mm-hmm. Yung ba sa inyo, nung na-reject, gumanti po ba? Nanakit? Naging mapanakit? Mm-hmm. O naging mas mabait? Wow! Sana. sana all. Kung magiging mabait. Yan. Pero kalimitan talaga, parang sama ng loob, galit, puot. Yan. Naman, pag na-reject. Mm. At gusto magigante. Tay, kung kayo po itatanungin, mabuti bang tayo ma-reject o hindi? Dalawa ang resulta noon. Yung experience ng rejection, minsan ay pampaganda ng buhay. Ayan, ang ganda. Pampahinis, pampaayos. Kapag naka-move on ka doon at nakapag-adjust ka at nag-move forward ka, maganda ang rejection kasi doon mo nakikita kung ikaw ay merong halaga at hindi ka mahalaga doon sa mga taong nanre-reject. At kung sino man yung mga taong ginamit para ma-reject ka. Ayun. Pero talaga masakit. Mm-hmm. Yun ang truth. Hindi natin maiiwasan yun. Yeah. Pero sa lahat ng kasakitan na ating naranasan, doon tayo natututo. Yun ang pinakamatindi. Doon tayo nagmamatured. Yan. Doon tayo, ika nga, humuhugot ng lakas at tapang para magpatuloy sa buhay. Yun. Diba? Ang ganda po ng sinabi nyo. Parang doon pa lang, solved na rin ako eh. Parang gusto mo na umuya. Parang gusto mo na umuya. Kayo po ba? Mukhang naliliwanagan na po sila, Tay. Alam niyo po, ang rejection kasi magandang pag-usapan yun. Marami pong tao pagdating sa rejection, minsan in denial, ayaw nila talagang tanggapin. Dinay pa nila na reject sila. Kasi nga, nakakahiya po, di ba? Pag nalaman na rejected tayo. Ayaw aminin busted siya. Yan, ayaw mo aminin na ikaw ay nabusted ng iyong nililigawan ng 10 taon. Mm-hmm, tagal. Tapos yung karibal mo nanligaw, 1 linggo lang sinagot. Wow, kasalan agad. Kasalan agad. Naku, ang sakit nun. Di ba, pag nalaman nilang, sabi nilang hina mo naman, dahil na-reject ka 10 taon, masasaktan ka at saka nakakahiya. Mm-hmm. Pangalwa, kahit halimbawa sa trabaho, pag na-reject ka, ayaw mong malam. Oh, no, kumusta interview mo? Kumusta? Nakapasa ka? Eh, mayroon po sabihing reject. Aminin. Di ba? So, pag sinabing rejection, mahirap talaga at masakit sa damdamin. Sa una. Lalo na kapag hindi pa tayo sanay-tay. Tama. Kaya kung immune ka na sa rejection, uy, congratulations. Good news. Ibig sabihin, sanay ka na. Maga hindi ka na pusong mamon. Mamon. Yan. Alam niyo po ang rejection kasi, sabi ni Tati Benji, dalawa lang yan eh. Pwedeng makabuti sa atin or makasama. Yan, tama. Eh, ang tanong, every time ba tayo marireject, nakakabuti ba, nakakatulong, o tayo ay napapasama at sumasama ba yung pagkataon natin? Kasi alam nyo po, minsan, rejection leads to destruction. Wow, English. Yung destruction na pagkawasak, ha? Buti na lang, hindi lumaglog pawis. Buti na lang, kasi simula, wala pong pawis. Wala pong maliban pawis sa destruction na yung pagkawasak po, ha? Ano po ba? Minsan, nababago nito yung pag-ugali ng tao. Yun. Minsan nga, yung rejection tayo, nagiging dahilan kung bakit nagsisuicide ang tao. Yun. Nagpapakamatay. Kasi hindi nila alam talaga yung purpose ng rejection sa kanila. At hindi nila kaya o alam paano i-handle ang tama. Yun, tama. Maganda yun. Kaya talagang matindi po pag sinabing rejection. Kasi pwede nitong sirain ang ating buhay, mm-hmm, alisin yung ating tiwala sa sarili, mm-hmm. 'Di ba yung kahit tayo sabing matapang, kahit tayo matatag, kaya natin tayong papanghinain. 'Yun. At kaya din itong alisin yung tiwala sa ating nasa paligid, sa ating kapwa. 'Yun, tama. Pero yung maganda namang resulta nito, rejection,
sometimes it leads to redirection or purpose. Tama po ba English yun? Tama. Nakakataglis tayo kasi baka may nanonood sa Amerika. Oh. Ay, hindi, totoo yan. Batiin natin. Yung mga nanonood po sa Japan, salamat po sa inyong panonood. At sa United States. English po, English. United Kingdom. Ayan. At sa UAE. Ano nga UAE? UAE? United Arab Emirates. Ah, okay. Ayan. Tsaka sa Pilipinas, siyempre. Ayan. Yung mga manonood po natin, taga-subaybay sa Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. Ayun. Kaya po yun, ano, sa pili nilang tayo. Kasi, ang maganda kasi doon tayo mapunta sa rejection na ano eh, na magtuturo sa atin, sabi nga ng magandang aral, yun. Para i-improve natin yung ating sarili. Ganda. Kasi isipin natin, bakit ba ako na-reject? Yun. Para ma-improve natin yung ating sarili, para mas maging matatag tayo, kasi yung rejection, madalas kasi ano yun eh, andyan yan eh. Oh, diba? Na pwede nating ma-experience. Ngayon, kapag hindi tayo prepared, ano mangyayari sa atin? Bata pa lang, nare-reject na eh. Hindi ka lang mabigyan ng candy, iyak eh. Yun. Diba? Tawa tayo. Eh, mahirap kasi minsan nga, yun yung makapagbabago sa ugali natin. Yan, para tayo parang maging sumama din yung ugali. Kaya dalawa lang yung pagpipilian lagi natin eh. Sa rejection, sumama, ugali, o gumanda. Yun. Eh, mamili na kayo. Oo. Mamili na po tayo. Ayan. Sa gumanda na lang, huwag sa pangit. Ayun. Yun o, pakaganda ng ating pinag-uusapan. Talagang ang rejection ay na-experience ng lahat ng tao. Hindi ko na po kayo patataasin ng kamay kung kayo po ay na-reject na. Yeah. Pero alam ko, lahat po ng tao na-reject. Yeah. Talagang dumaranas ng rejection. Kaya i-comment nyo na lang po, sabihin nyo po, umami na po tayo lahat, na-reject po ako. Yeah. Pero ang good news po, sa araw pong ito, i-reject man tayo ng lahat ng tao, kay Lord, hindi po tayo i-reject. Yun, ang napakaganda sinabi. Welcome na welcome po tayo sa Panginoon. At sa kanya, wala pong discrimination. Yun! Sakto! Diba? No? Galing tayo. Kaya, alam ko, may natututunan sila sa ating pinag-uusapan. At lalo, tayong dalawa natututunan. Tama po. Kasi, napakaganda ng topic na binigay. Talagang rejection. Sa experience ng rejection, hindi po tayo makakaiwas. Pero, pag tinanggap natin, talagang pinag-aralan natin. Yun, tama yun. Yung matututunan po natin dito, isang kayamanan po natin. Yan. At tayo din ay gagamitin para yung mga nare-reject ay matulungan po natin hindi sila magpakamatay. Yan, tama hindi yan. Hindi sila masira ang buhay, kundi matulungan natin sila, ma-guide natin sila na sila ay makamove on doon sa dapat nilang puntahan. Yun. Sa kanilang patutunguhan. Galing. Siyempre, magandang buhay yun. Tama. Ano anak? Ayun, ang galing tayo nung sinabi yun. Ganda ng pagkasabi yun. Natuto ako dun, ha? Na minsan maganda rin talaga makinig lalo na sa mga taong sanay sa rejection ano. Kasi halimbawa ayun nga nabigo ka sa pag-ibig, hindi mo lang paano i-handle, pero make sure na yung papakinggan natin ay magandang impluwensya. Kasi tamang advice kasi mamaya sabihin natin immune na sa ano yan, sa rejection, kasi nga sabi nga pa ang buhay niya paano pa basta-basta lang. Tapos doon ka pa nakinig baka maging basta-basta ka rin yung gagawin mo. Mahirap. Oo, kasi alam niyo po ang maganda, halimbawa sa Benji marami rejection. Good ano naman siya, good influence. Kapag ako'y nakinig sa kanya, paano niya napaglabanan yung rejection, ako matututo din. At ako hindi na ganoon kasakit, at saka sabi niya madali ako makaka-move on, madali kong matatanggap. 'Di ba? Mahirap kasi kapag hanggang ngayon talaga pagdating sa rejection, hindi natin kayang i-absorb, hindi natin kayang tanggapin. Maraming tao, sige po. Yun kasi anak ang pinakamasakit talaga sa rejection. Kung sino pa yung mahal mo. Doon sila mo pa yung nararanasan yung rejection. Ay, grabe. Tinamaan ka ba? kung biyanan mo, ayaw sa'yo, reject ka. Okay, rejection na yun. Ang sakit mo. Yung asawa mo, pinakasalan mo, nalaman mo, ayaw din pala sa'yo. Napilitan lang pala. Reject ka. Grabe. At saka tayo, matindi. Nasa tiyan ka pa lang, nare-reject ka na, parang ayaw sa'yo. Naku, laglag ang aabutin mo. Buti na lang, kumapit ka ng gusto. Tapos yung paglabas mo, pinagagalitan ka lagi. Oh, yun, naapi ka. Dumating-dating ka lang, nagkamalas-malas buhay namin. Rejection na po yun. Opo. Di ba? Alam niyo po, may kung ano po kasi, ano po yan, may power ang rejection. Kaya dapat maging careful tayo. Yun. Dahil kapag ang rejection, ating titingnan bilang negatibo, pampabigat, pampahirap sa ating buhay, yung power nito mararanasan natin. Kasi yung self-pity natin, ano mangyayari? Ay, laglag ang buhay. Di ba?
baka sabihin natin, kasi alam mo, na-reject tayo, lagi tayo pinapagalitan. Parang yung rejection na hindi tayo tanggap na ating mga magulang kasi bigla tayong dumating, mga parang ayaw na tayo isilang pero wala silang nagawa, kumapit tayo. Minsan sabihin sa bata, labas-labas ka pa, o inak-anak ka pa, nagkahirap-hirap na kami, ganto-ganto. Kung hindi dahil kung hindi ka pasawa, hindi ka ganyan, hindi tayo magkakaganto. Minsan kasi rejection sa kapwa, sa bata yon o sa atin, na nagiging dahilan sa atin, yung pag-iisip natin minsan naapektuhan tsaka yung damdamin natin. Yun. Kaya minsan rebelde yung magiging resulta. Yan, kaya may mga rebeldeng anak. Ayan. Ganun po yun. At makikita natin kahit sa Pilipinas, may mga rebelde o tinatawag na NPA. Ang feeling nila kasi rejected yung kanilang mga agustuhan. Yan. Eh, dinadaan nila sa pagre-rebelde. Mm-hmm. Pero ang nakita ko po doon, kung tayo man ay nakaranas ng rejection, tingnan natin ang ating Panginoong Kristo. Yan. Para hindi tayo mapahamak. Ang ating Panginoong Kristo kasi, na-reject din. Ayun. Hindi siya tanggap ng maraming tao na talagang siya ay anak ng Diyos na nasa langit. Na mula sa langit ay sinugo ng Ama para magkaroon ng kaligtasan ng tao at magkaroon ng buhay ng maayos ang tao. Kaya lang, na-reject siya. Yan. Maraming hindi tumanggap. Tama. Kaya siya ay pinarusahan, nilait, at ipinako sa krus. Pero nagtagumpay po siya. Yan. Sa lahat ng rejection. Kaya kung gusto niyo pong magtagumpay sa mga lahat ng rejection na yan, isang salita. Ano po? Magpatawad ka. Yun, tama, magpatawad. Kasi ang hirap po tayo mag-move on sa rejection kapag ka hindi mo mapatawad eh. Yan. Hindi mo mapatawad yung na-reject sa'yo. In-interview sa trabaho. Na-reject ka. Ay mo, kala mo kung sino yung manager na yun, HR na yun, nag-interview sa akin. Hindi naman matalino, ginaganan mo pa. Hindi mo makamove on, hindi mo mapatawad. Tama. Parang iniisip mo araw-araw yun. Na kayang-kaya mo na, eh, bakit mo hindi na ipasa? Eh, namang iba, sa pag-ibig, di ba? Kala mo sa gaganda o sa gagwapo, na-reject ako. O, hindi mo mapatawad minsan. O, kailangan pala talaga ng ano yung kapatawaran para makamove on tayo. Yan ang susi. At paraan para tayo ay makarating doon sa ating patutunguhan. Kasi pag hindi tayo natutong magpatawad sa sakit at kirot na ating naranasan sa rejection, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, yun. Buhay niya, buhay ko, buhay natin lahat. Sayang naman. Yan. Isang estasyon lang yan ng iyong buhay, yung isang rejection na yan. At marami pa rejection ka mararanasan para level by level. Mapasahan po natin yung rejection na yun. Yan. Kaya kung gusto mong humusay, yun, gumaling, ganda niya na. Dumami pa yung matutunan, maging expert, dapat handa ka sa rejection. Yun. Kung hindi ka handa sa rejection, eh magiging stagnant ka. Ay, diyan ka lang. Sa isang sulo ka na lang. Hindi mo na maharap ang mundo mo. Yan. Sasabihin mo, ayoko na. Dito lang ako. Yan. Wala ka na mukhang maiharap sa kapwa mo kasi sa daming rejection na naranasan. Yeah. Sana makatulong. Opo. At saka alam niyo po minsan, ito po ano, minsan kasi sa rejection, ano eh, naghahanap tayo ng masisisi. Iwasan po natin yan. Halimbawa, na-reject tayo. Yung sinasabi natin kanina na sa pamilya, hindi man tayo tinulungan, sa ating, sa minamahal, na-reject man tayo. Sa trabaho, sa karir na gusto natin, na-reject man tayo. Huwag tayong maghanap ng masisisi. Na kaya ako hindi ako natanggap dahil nga ito yung sinisisi mo. Yo. Kasi minsan alam niyo po baka naman kaya tayo na-reject hindi dahil sa kapalaran natin yon o kundi dahil sa para no kundi dahil baka kasalanan natin. Yon. Halimbawa nag-a-apply kang trabaho, bakit ka na-reject? Kasi baka na mawala ka sa hulog ng kini-interview, 'di ba? At baka hindi ka qualified. Ayun, baka hindi ka qualified. Saka naman doon sa panliligaw mo, kahit 10 taon ka na, eh kung parang pinapakita mo naman sa babae na talagang hindi ka karapat-dapat. Na yung na sabi ng pagka ikaw ay ginusto niya, pinakasalan ka niya, ano mangyayari sa buhay? Aba. Baka pawasak. Iyo. Baka magkakaroon siya ng sabi ng magulo. Kumuha ng martilyo o bato na ipinukpok sa ulo. Yan. O, yun ang dahilan. Baka, kaya ayusin din po natin ang sarili natin. Tingnan din natin na baka kaya tayo nare-reject dahil kasalanan din pala natin. Ngayon, kung hindi naman natin kasalanan, ang maganda kasi doon, kung ma-reject man tayo dapat, naibigay natin yung best natin. Yun, ganda. Nang walang sama ng loob, walang hinanakit, tanggap natin. Yun. O kasi nga, alam natin na na-reject ako dito kasi mayroong maaaring may plano si Lord, may mas ibibigay siyang mas maganda. May mas ibibigay siyang mas the best para mag-improve ako lalo. Yun, para masabi nila, sayang, na-reject ko si Aris kung sana siya na lang. Ayun. E di sana mabuti ang buhay ko ngayon. Akala ko sana, iyak-iyak ka ngayon. Di ba? Oh, maraming taong gano'n, nagsisisi sa huli kasi
nireject yung isang tao mm-hmm. na kung saan ay makakabuti pala para sa kanya. Ayan. Eh, sabi ko nga, sabi doon, eh, may nadinig ako, mm. Tinanggihan yung tinapay mm-hmm. na uwi sa... Saan? Sa bato. Ay, yun. Parang ganun ba yun? Mm-hmm. Sabi nga, kapili-pili, mm. na uwi sa... Bungi. Bungi. Kahit nga po sa antay, nangyayari yan. Di ba, minsan sa trabaho, ayaw tanggapin. Mm. Nag-apply siya doon sa kalaban ng company. Oh. Eh, nung malaman-laman nila, na-hire ng company at naging magaling na empleyado, naging mm. masipag. At yun ang naging tinik nung ano, nung isang company. Ayun. Eh, yun, matindi. Kaya, kayo po, kung mm. re-reject po kayo, eh, mm. isang lesson din. Mm. Tingnan nyo po muna maigi. Yan. Before you reject. But yan. Wow. Yan. Di ba? Tama. Kahit sa isang nililigawan, mm-hmm. bago nyo i-busted yan, mm-hmm. pag-aralan nyo po munang maigi. Yan. At sa lahat ng mga nanre-reject, mm. abay, hinay-hinay lang yan. Po. Umayos kayo. Umayos kayo. At siyempre, tayo din tayo, mm. kasi aminin man natin o hindi, kailangan din kasi natin ma-reject. Yan. Tama. Naniniwala po ba kayo? Tama yun. Halimbawa, inooperan ka na hindi maganda, hindi mo ba i-reject? Oh, hindi reject, nga maganda eh. Reject nga yun. Kaya ingat din tayo sa pagtanggap ng pagtanggap. Yan. Kung ka-reject-reject ka, rejectin natin. At saka kung hindi ka rapat dapat, yan. Huwag niyong tanggapin. Reject. Dapat reject natin. Mm-hmm. Binabarkada ka, tinutropa ka ng mga hindi maganda influensya, rejectin mo. Sinusulang ka, reject mo. Yan, rejectin mo. Diba? Andami palang reject, no? Andaming ano, kailangan natin mm-hmm. i-reject. Tama. Tapos hinihila ka doon sa masamang buhay, i-reject mo. Mm-hmm. Hinihila ka naging masama, maging masama ugali mo, mm-hmm. maraming sulsul sa paligid mo, maraming gatong, reject mo sila. Inaakit ka ng sexing babae? Aba, reject mo yan. Reject mo yan. Oh, ano pa, marami tayong re-reject. Pero, pero tandaan natin, mm-hmm. maranasan mo natin ang rejection, mm-hmm. yan ay dadaan lang. Yan. Huwag kang mag, ikaw nga, tapusin ang buhay. Yun. Huwag kang maglaslas pulso. Mm-hmm. Huwag kang uminom ng lason. Mm-hmm. Huwag kang magbigte. Huwag kang tumalon. May buhay. Yan. Sayang ang buhay. Oo, sayang. Kaloob ni Lord yan eh. Diligaya ka pa. Yun. Di ba, anak? Mm-hmm. Ayun. Tingin mo. So, paano po? Mukhang solve na kayo. Kaya, yun po, yung sasabihin ko sa inyo, kung na-reject ka ngayon, mm-hmm. at hindi mo naman pagkakamali, magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil, ano, kumbaga na-reject ka dahil maaaring may mas maganda pang ibibigay sa'yo, baka kaya ka na-reject ni Lord kasi yung magandang plano niya, naka-line up na. So yun na lang ang kailangan mong gawin. Ganda. Diba? Kaya kung na-reject ka ngayon, ipagpasa Diyos mo, at alam, hingin natin yung wisdom ng Panginoon, yung kanyang kumbaga kalooban sa atin, kasi minsan kaya tayo na-reject, hindi natin ginagawa yung will ni Lord sa buhay natin. Yun. Eh kung ayaw mo talagang gawin yung will ni Lord, talaga yung rejection, paulit-ulit. Tama. Kung gusto natin ng victory, na tayo matanggap. Ganda niyan. Eh, sabi nga, unahin lagi natin yung kalooban ng Panginoon. Kayo po tayo. Yun, sa ating iiwan ng salita sa mm. kanila talaga ay yung number one, yung pagpapatawad. Ayan. Kasi kung hindi po natin gagawin po yun, every time na tayo mare-reject, mm-hmm. magtatanim at magtatanim Ayan. Tayo ng sama ng loob. Mm-hmm. At magpapatong-patong yan, parang mm-hmm. Blocks yan na talagang mm-hmm. hindi mo na makita yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, nasabi nga ni Nana. Ngayon po ay talagang hindi lang magpatawad, mm-hmm. kundi lahat noong mga nag-reject sa atin ay talagang bigyan natin ng pansin mm-hmm. kung saan pasalamatan natin sila. Yan. Hindi mo ko tatanungin bakit pasalamatan? Bakit po? Kasi natuto ka. Ayun! Di ba? Ay ngayon, kung nireject ka, di ka natuto. Ay, kasalanan mo yan. Tama ba? Tama po, tama. Dapat matuto ka. Yun yung huli nating mm. dapat iwan sa kanila. Every kasi, time na may failure ka sa buhay, matuto ka dapat. Mahirap tayo sisihin. Ayun. Kasi sabi mo kanina, baka maghanap ka na sisihin. Mm. Eh, huwag naman kami. Oo. Kami na nga ang nagbahagi po dito eh. Lahat ng mga na-reject po dyan. Mm. Alam ko, nakarelate po kayo. Kaya God bless po sa atin. Ayun. Sige po. Bye-bye. Salamat po.